Okay naman sa kanya, sabi okay niya. Okay lang yun. Ano rin niya si Mystica eh. Palamban din yan, sabi niya gano'n. Saka yung kung alin ang totoo sa kanya, pinaglalaban niya, kaya nami-misinterpret din ng iba, sabi rin niya. Yung Gonita Pascual, yung ex-manager niya, taga saan yun? Bulacan. Ay, hindi ko alam. Oh, kasi nakita ko yung video na ginawa niya eh. Sinabi niya lahat. Na siya daw yung dati niyang manager pagkatapos, eh, ang dami daw siyang mga kagagugong ginakakababalagang na hindi naman daw totoo talaga. Nagamit din lang daw siya. Tapos ngayon, siya daw yung inaano niya. Totoo po yan kasi meron din yung isang tao yata nagpapatunay na ano, nabura na nga lang yung mga ibang video niya, tinanggal ng FB. Bakit? Nung dalawa kami. Kasi nag-live siya, tapos ano, nag-join ako doon sa live niya. Ni-report ni Rudy Baldwin at saka ng mga kasama niya, pinareport. Nabura. Nawala. Nawalan siya ng record. Talagang live na live yun. Ay, nawala. Kailangan pala talaga pag nai-record ng ganun, tapos i-ano agad, i-save agad pa rin yung mawawala. Yung 150,000 na nakunan dyan sa Japan yun, di ba? Ay, hindi yata taga-Japan. Iba pa yung taga-Japan. Eh. Sino yung nakunan niya ng 150,000? Taga-OFW din. Oh, okay. Nag-ano na ba? Nag-forward na ba siya ng mga resibo ganun? Sa ano, kay hawak ni ano? Hawak na ni ano, yung si Cordapia. Si Cordapia. Mm-hmm. Tapos meron pa dito yung namatay yung boyfriend. Oh. Yan ang matindi. Bakit? Na aksidente yung ikakasal na sila, yung pangbayad nila sa reception. Ikakasal na sila. Oh. Mga ilang araw na lang, na-aksidente yung boyfriend niya. Oh. Ngayon, tinakbo sa hospital, namatay. Oh. Ngayon, na-depress siya. Humingi ng tulong kay, nagpa-vision kay Rudy Baldwin. Oh. Anong ano niya, oo. Sinigil siya 30,000, 40,000. Yung nga, meron pang mga amlet, kung ano-ano. Tapos, hanggang sa, yung pangbayad nila yata sa pang-reception, na halos naubos lang kay Rudy Baldwin. Ay, napunta na lahat kay Rudy Baldwin. Ay, sus! Diyos ko. Nakakilabot talang ginagawa niyan. Ay, madam, talagang ano, ano, malaki daw. Kasi sugar mommy siya nung bata, yung pinata ko sa inyong picture. Ah. Oh. Sugar mommy siya niyan. Ah. Kasi 21 years old lang yan. Ang nanay niyan, yung nandoon nga, yung mamalong. Yung mamalo. Ah, yun, yung pinagpapadala ng pera. Okay. Sigurado na, ano yun, sigurado na masasabit yun kasi siya yung tagatanggap ng pera eh. Nasa pangalan niya eh. Oh, ang pangalan nung kinakasama ni Rudy Baldwin, Steven. Ba't pangalan ng lalaki? Ha? Steven ang nakalagay. Isang dali, i-search ko. Pero tomboy yun, di ba? Tomboy. Tomboy ba yun? Eh, mukhang tomboy sa akin eh. Oo, pero sabi ka nun, lalaki daw. Lalaki kasi pangalan, kaya hindi ko alam. Pero marami na sinabi. Eh, mukhang tomboy eh. Kala ko nga babae yun eh. Steven. Ah, Bed Villegas. So, yun yung anak nun, yung Lourdes. Nako, kawawa yung Lourdes kasi nadalit yung pangalan niya eh. Kasi siya yung tagatanggap ng pera eh. Siya yung kawawa dyan. Dahil pwede niyang sabihin na, ah, hindi, ako nagtanggap ng pera siya. Eh, pero, ginamit naman yung sarili niya para magpadala yung mga tao ng pera sa Lourdes na yun. Alam niyo ba yung mga account ni Rudy Baldwin na ginagamit niya? Yung, ano... Yung Mascardo, sa kanya rin yun. Tsaka yung, ano, yung Baron Bal. Baron Bal. Yan yung dating account niya. Ang pangalan niya dyan is Rodalisa. Tapos... Ito pala yung original na ano na isinend nila na dating account niya, Fraudelisa Fernandez, and this was 2014 according dun sa nakita ko kanina, 2014 June 13 2014 pa. Okay, so tingnan natin yan. Siya nga yan, Rodalisa yung pangalan niya na tunay. Rodalisa Villegas. Ay, ano? Ah, Fernandez. Rodalisa Fernandez ang totoong pangalan ni Rudy Baldwin. So, kaya naging Rudy kasi Rodalisa nga naman. Pero saan ang galing yung Baldwin? Yan ang hindi namin alam. Kaya yung Baron Bal, sa kanya din yan, Baron Bal. Yan na yun, naging Baron Bal na siya yung ano na yan, yung
Rodalisa na yan. Naging Baron Bal na. Tsaka yung Princess Ken, sa kanya din. Sa kanya din. Ang dami pala siyang mga fake accounts. Naku, talagang style yan ng mga scammer. Tapos, sasampahan yan, daw niya lahat yan. Yung mga nagsalitang scammer siya. Eh, di ba, halatang-halata naman na just yung paglabag niya ng 318, that's already scamming. And of course, estafa is already scamming for money. Saka, o, di ba scam lahat yan? Kahit hindi ang gata, sinampahan niya ng kaso. Oh. Ano, kasi ganon. Eh, wala naman sa abroad. Nasa abroad niya, paano makakastukan? Wala naman sa abroad yan. Eh, wala naman sa Pilipinas well, yan. Well, doesn't matter na kung siya yung nagsampa, siya yung mananalo. Siguraduhin lang niya na once na siya naman ang binalikan. Ang nilagay niyang pangalan doon, alias Rudy Baldwin, pwede ka ba magsampan ng kaso? Hindi pwede yun. Invalid yun. Dito siya nakatira sa Pandakan, doon siya nagsampan ng kaso kay, ano, dito sa Laguna, kay Nancy Dimarangan. Mali. Ang layo, di ba? Hindi naman siya doon nakatira, dito siya nakatira sa mali, Pandakan. Mali. At saka isa pa, doon siya magsampa kung saan yung tao. Kung taga saan yung tao. Usually ganun. Na sinampahan.